Gilas naturalized player Justin Brownlee bumagsak sa pagsusuri sa paggamit ng bawal na gamot isang araw matapos magwagi ang gilas ng gintong medalya sa men's basketball ayon sa pahayag ng International Testing Agency nitong Huwebes. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na at pakilike na rin ang video ito para updated ka sa mga latest news about sa Philippine basketball. Isa sa mga most respected players sa basketball ng Pilipinas ay gagamit ng ipinagbabawal na gamot. Para saan? Bakit ilalagay sa panganib ang kanyang sariling karera at pati na rin ang bansang nagbigay sa kanya ng lahat? Ang hirap paniwalaan, no? So bago tayo tumungo sa isyu ni Justin Brownlee, ay ano nga ba itong International Testing Agency na ito, or ITA in short? Ang ITA ay isang non-profit na organisasyon para sa pagsupil ng paggamit ng mga bawal na gamot sa esports. Ang organisasyon ay nagpapatupad ng mga programa laban sa paggamit ng mga bawal na gamot para sa mga international sports federations, mga pangunahing tagapag-organisa ng mga malalaking kaganapan o kahit na anong organisasyon sa pagsupil ng paggamit ng mga bawal na gamot na nangangailangan ng suporta. Sa isang pahayag, sinabi ng International Testing Agency na si Brownlee ay nagpositibo sa carboxy, THC, isang sangkap na konektado sa cannabis o marijuana at kasama sa listahan ng mga pinagbabawal ng World Anti-Doping Agency. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang komite ng Hangzhou Asian Games hinggil sa implikasyon ng failed doping test about kay Brownlee. Ayon sa Article 11 ng World Anti-Doping Code ng 2021, ang mga parusa na ibinibigay sa isang koponan na may dalawa o higit pang miyembro na nagpositibo sa pagsusuri ay kinabibilangan ng disqualification mula sa isang kompetisyon o kaganapan kasama ang karagdagang mga consequences na ipinapataw sa individual na manlalaro. Tanging si Brownlee ang nagpositibo mula sa koponan ng gilas. Ang kanyang sample ay kinolekta ng China Anti-Doping Agency isang araw matapos ang makasaysayang panalo laban sa Jordan. Isinagawa nga ito noong October 7, 2023 ayon sa ITA. Dito pa lang ay parang may mali na sa mga nangyayari. Bakit isinagawa ang pagsusuri noong October 7 samantalang magtatapos ang mga laro kinabukasan? Bakit hindi sila gumawa ng pagsusuri bago ang mga laro upang maiwasan at malaman kaagad ang mga violators? Ano pa ang silbi ng pagsusuri kung ilalabas lang naman ng mga resulta pagkatapos ng Asian Games? Kung ating iisipin, ay nakakapagtaka naman talaga kahit kanino natin itanong ang mga ginagawang issue ng mga Chinese na ito. Ilan sa mga atletang nanalo noong mga nakaraang international at global games ay hindi nakaligtas sa pagkakabawi sa kanilang mga nakuhang medalya pagkatapos bumagsak sa drug test habang sila ay nasa kompetisyon. Si Sami Dizay, miyembro ng silver medal team ng Jordan, ay binilikan din at di nakatakas sa ITA matapos magpositibo sa hindi tinukoy na ipinagbabawal na substance. Sa kabuuan, 10 atleta mula sa Asian Games, kabilang ang siklista na si Ariana Thea Beatriz Dormitorio, ang nagpositibo sa mga ipinagbabawal na substance sa panahon ng mga laro. Sinabi ng ITA na naabisuhan na si Brownlee tungkol sa kaso at may karapatan siyang humiling ng pagsusuri para sa mga B-sample. Matatandaan nga natin na si Justin Brownlee ay dinala sa ospital matapos siyang umalis mula sa laro dahil sa pagkakasakit dulot ng food poisoning. Hindi nagtagumpay si Justin na tapusin ang laro kung saan ang Barangay Ginebra Kings ay natalo 104-95 laban sa TNT Tropang Giga sa Game 5 matapos magkaroon ng food poisoning. Kung totoo man na siya ay sumailalim sa operasyon at is still under medication dahil sa food poisoning, malamang ay marami itong nainom o iniinom na gamot na nagresulta sa pagiging positive niya sa mga sinasabing illegal substances. So ayun no, at least may idea at reason na tayo kung bakit naging ganun na lang ang pinaratang kay JB ng mga pikon at kasartalong mga tsekwa. Halatang hindi makapag-move on ang mga ito at dinadaan pa rin sa mga ganitong issue ang lahat ng bagay na ayaw nila tungkol sa gilas. So what can we expect from these kinds of people? Alam ng buong mundo ang kanilang estilo, maging sa pang-aagaw ng mga teritoryo na hindi naman talaga sa kanila. Bawiin man nila ang gintong medalya sa Gilas Pilipinas alam naman natin at ng buong mundo kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari nito.